Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Ito ang si Tropical Depression Rosal ay napanatili nito ang kanyang lakas habang binabaybay ang direksyong Hilaga, Hilagang Kanluran. At ito ang si Rosal, kanina alas 4 ng hapon, huling namataan na nasa may layong 285 kilometers, silangan ng Infanta, Quezon. Nagtataglay ito ng lakas na hangin na abot ng 45 kilometers per hour at bugso na abot ng 55 kilometers per hour. Kasalukuyan nga gumagalaw sa direksyong north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito naman yung ating forecast track para kay Tropical Depression Rosal. Naasahan nga natin sa mga susunod na oras, itong si Rosal ay maaaring tahakin itong direksyong papuntang Hilaga or Hilagang Kanluran bago siya tuluyang mag-move papuntang Hilagang Silangan sa nalalabing forecast period natin. And also, inaasahan natin after 24 hours, itong si Rosal, maaari siyang lumakas, maaari siyang maging tropical storm category, pero itong interaction nga nila ng hanging amihan ay maaaring magpahina rin sa kanya at maaaring by Monday, mag-iisa na lamang siyang ganap na tropical depression and by Tuesday, magiging tropical or low pressure area na lamang siya. Ito naman dahil nga kay Rosal, may nakataas tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa northern portion ng Catanduanes. And kung mapapansin nga natin, dumami na yung mga areas na nawalan na ng tropical cyclone wind signal. And also inaasahan natin sa mga susunod pa natin mga bulletin ay maaari nang malift itong signal sa ating bansa. And also, ano mga ba inaasahan natin sa malalakas na hangin? Itong mga area na nasa signal number 1, inaasahan natin yung malalakas na hangin, associated yan kay Rosal. And also, sa susunod na 24 oras, dahil naman sa northeast monsoon, itong mga area na ito, itong Batanes, Babuyan Island, Apayao at nalalabing bahagi, na or yung northern portion na Ilocos Norte, and yung nalalabing bahagi ng Cagayan ay maaaring makaranas din ng mga malalakas na hangin. And ano nga ba inaasahan natin pagdating sa ulan? Sa ngayon, inaasahan natin itong katamtaman hanggang sa malakas na ulan. Dito yan, banda sa may Bicol at Quezon. Moderate to heavy with at times intense rains yan. Samantalang dito naman sa may Maropa at Western Visayas, inaasahan natin yung katamtaman hanggang sa malakas na mga paulan. Samantalang dito sa may Aurora at nalalabing bahagi ng Calabarzon at Visayas, inaasahan natin yung mahina hanggang sa katamtaman na may paminsan-minsan malalakas na ulan dyan sa mga area na yan. By tomorrow naman, inaasahan din natin itong light to moderate with at times heavy rains dito sa may Bicol, sa may Mimaropa, Western Visayas, pati na rin sa may Quezon. And also, may nakataas pa rin tayong gale warning dito sa northern seaboard ng Northern Luzon, particularly dito sa may Batanes, sa may Cagayan, sa may Babuyan Island, dito sa may Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, pati na rin sa may Pangasinan. Kaya yung ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, ay kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot, lalo na sa mga areas po na yan. Ayun nga po, sa susunod na 24 oras, itong surge ng northeast monsoon, pati na rin itong bagyo natin, ay maaari ding magdala ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan dito sa may seaboards ng Central Luzon at sa may eastern at western seaboards ng Southern Luzon.